buksan ang iyong isipan at sumama sa ating kwentuhan, kaalaman, kasiyahan, hatid sa atin ang ating aklat, Nakaibigan. Kamusta mga bata? Nandito na naman ako, ang inyong lingkod, Dr. Gracian Melody Manarin Belostrino, Dep Education Dentist ng City Schools Division of Bacoor, para kwentuhan kayo tungkol sa kahalagahan ng ngiti. Halina't makinig at babasahan ko kayo ng aklat na may pinamagatang Ay, May Bukbok ang Ngiti ni Ani, na ikinuwento ni Dr. Luis Bigat Maitan at ikinuhit Jason Moss. Patingin nga ng mga ngipi nyo, mga bata. Sino na sa inyo ang nagkabukbok? Ngiti nga at na makita kung sino ang bungi? Tungkol sa ngipin ang kwento ni Tutodok ngayon. Sige nga, isipin natin. Halimbawa, isang araw, sinabi ni tatay at nanay, kailangan po nang pumunta sa dentista. Ano ang mararamdaman mo? Matatakot ka ba at iiyak? O magiging matapang? Ano kaya ang nangyari kay Ani nang sabihan siya ng kanyang tatay at nanay na dapat nang patingnan sa dentista ang kanyang sirang ngipin? Samahan natin si Ani sa dentista. Tara! Aray! Aray ko! Halos umiyak si Ani dahil masakit na masakit ang kanyang ngipin. Ngayon lang nangyari ito sa kanya. Buong maghapon tuloy niyang hawak-hawak ang kanyang nananakit na panga. Sinilip niya ang kanyang ngipin sa harap ng salamin. At talagang nandiri siya sa nakita. Ang itim-itim ng ngipin niya. Kaya siguro ang sakit-sakit ng ngipin ko, sa isip-isip niya. Nang hapong yun, matamlay siyang sumalubong sa kanyang tatay at nanay na kagagaling lang ng opisina. Hindi nga niya halos ginalawang pasalubong nilang ensaymada. Ang hilig-hilig mo kasi sa candy. Tingnan mo, may butas na ang ngipin mo. Kinain niya ng mga bukbok, sabi ni Nanay Lin matapos marinig ang problema ni Nanay. Huwag candy ang sisihin mo, mahal. Ang totoo, tamad magsipilyo ang anak natin, tuto ni Tatay Lin. Oo nga, bukas na umaga, kasamahan ko si Ani sa dentista, sabi ni Dentista, hindi makapaniwala si Ani sa kanyang narinig. Takot na takot kasi siya sa mga dentista na nabig ang kanyang mga kamay. Para kasi sa kanya, ang mga dentista ay nagpaparusa ng mga bata para mga kontrabita sa cartoons. Oo, Ani, patitingnan natin sa dentista ang ngipin mo. Kung bulok na yan, baka kailangan ng bunutin. Ay, ayoko po, Nanay. Ayoko pumunta sa dentista. Yak ni Ani. Ani, huwag matigas ang ulo. Ang mga dentista ay kaibigan ng mga ngipi natin. Basta po, ayoko. Baka mamaya lang po wala na ang sakit ng ngipin ko. O, hayan ka na naman. Ipinipilit mo na naman ang gusto mo. Di ba't lagi namin sinasabi ng tatay mo na magsipilyo ka pagkatapos kumain? Ang hilig mo pa naman sa candy. Alam mo bang abalang-abala ang mga bakterya kapag may naiiwang asukal sa ngipin mo? Nabalisa si Ani. Hindi talaga siya papayag pumunta sa dentista. Pagdating ng hapon, pinilit niyang maging masaya. Biyaya niya ang mga kalaro, si Nina at si Joshua, na pumunta sa kanilang bahay. Nagtaguan sila, nagpiko at naghabulan sa playground. Pero masakit pa rin ang ngipin niya. Naupo na lang siya sa isang sulok at nagbukbo. Bakit, Ani? May sakit ka ba? Tanong ng kanyang mga kalaro. Ang ngipin ko, ang sakit-sakit. Patingin nga. O hayan o, Naku, Ani, sira na ang ngipin mo. Sabi ni Nina, ang best friend ni Ani. Sabi ng tiyo kong dentista, dahil daw yan sa bukbok. Kaya pala masakit. Ganun ba? Oo. Sabi nga ng tiyo ko, puro mikrobyo raw ang bukbok. Ano yun? Mikrobyo?
kumakain ng mikrobyo ang ngipin natin at gumagawa ng butas papasok sa loob. Dapat pumunta ka na ng dentista. Ha? Sa dentista? Hindi na naman kinilabutan si Annie ng kanilang salitang dentista. Ang tingin niya kasi sa mga dentista ay parang monster. Ano mo ba kasi ang tinatawag mo sa taong may hawak na plaris at nabubunot ng ngipi? Oo, kaibigan ng mga bata ang mga dentista. Nilalabanan ng mga dentista ang mga mikrobyo sa ngipin natin. Alam mo, may sirang ngipin din ako noon eh. What? Talaga? O, tingnan mo, ang bungi ko. Diyan dati nakatubo ang ngipin ko may bukbok. Kailangan ko talaga noong maging matapang, sabi ni Nita. Nang gabing iyon, hindi makatulog si Annie. Sakit pa rin ang ngipin niya. Nananalangin siya na sana'y maalis na ang sakit ng ngipin niya. Sinilip niya ulit ang kanyang ngipin sa salamin. Puro bukbok nga! At naalala niya ang sinabi niya nanay din. Annie, kung hindi ka pupunta sa dentista, baka mahawa pa ang ibang ngipin mo. Kinabukasan, pagkagising, agad pinakiramdaman ni Annie ang kanyang ngipin. Parang wala na yata ang sakit. Pero patamlay pa rin ang kanyang pakiramdam. Hindi siya bumangon sa kama. Ayaw niyang kumain ng almusal. Ayaw din niyang maglaro. Anak, bumangon ka na. Pupunta tayo sa dentista. Bati ng kanyang nanay. Kinabahan na naman si Annie. Ay nanay, parang magaling na po yata ang ngipin ko. Hindi na masakit eh. Pangangatwiran ito. Pero kailangan pa rin tingnan ng dentista ang ngipin mo. Pag hinayaan mo na may sira yan, sasakit na naman ulit. Baka lagyan niya ng pasa ng dentista. O kung sira na talaga, pupunutin na niya. Halika na, bilisan mo anak. Pinilit ni Annie na huwag umiyak. Alam ni Tatay Vio ang nararamdaman ng anak. Natatakot ka ba sa dentista anak? Maamong tanong ito. Medyo po singhot ni Annie. Kasi po baka masakit pag binunot ng dentista ang ngipin ko. Konting sakit lang yun, anak. At di yun magtatagal. At saka, mas masakit pa sa bunot ang makirot ng ngipin. Totoo yan, Annie. Hindi magtatagal ang sakit ng ngipin mo. At pag nawala na yan, lagi namin ipapaalala sa iyo na magsipilyo pagkatapos kumain. Para hindi na masira ang mga ngipin mo. Dagdag ni Nani. Sa wakas ay napapayag din nila si Annie. At sa panag-isip din ang munting bata, kung si Nina nga kayang-kayang maging matapang at pumunta sa dentista, kaya ko rin maging matapang. Maganda ang loob ng klinika ni Dr. De Leon. Ang mga laruan nakadikit sa kisame. Marami rin laruan ng mga hayop na nakadikit sa dingding na panay na kangiti. May matching, may kuneho, parang ngingitian nila si Annie. Nagulat si Annie dahil mabait naman pala ang dentista. Sumipol-sipol pa nga ito. Hindi parang monster. Si Dr. De Leon ay isang dentista na lagi nakangiti. Ang gaganda ng kanyang mga ngipin. Puting-puti. Ito ba si Annie? Naku, ang cute na bata, sabi ni Dr. De Leon. At tinipo niya si Annie sa dental chair. Okay ka ba, Annie? Tanong ni Dr. De Leon. Opo. Di po ba ako malululaw sa silyang ito? Biniro ni Dr. De Leon si Annie. Alam mo, yung ibang bata ay nagbabayad pa para makaupo lang dito. Itinaas niya si Annie ng mataas na mataas at pagkatapos ay ibinaba ng kaunti. Unting-unting nawala ang takot ni Annie. Maya-maya pa ay nilagyan na siya ni Dr. De Leon ng bib sa leeg para hindi marumihan ang maganda mong damo. O kaya'y ako. Ito sa kanya ng dentista ang mga instrumentong gagamit. O tingnan mo ito. May maliit na salamin bilog sa dulo. Ipapasok natin ito sa bibig mo para kitang-kita natin ang iyong mga ngipin. Tingnan mabuti ni Dr. De Leon ang lahat ng ngipin ni Annie. Kailangan bunutin na natin ang ngipin mo, Annie. Sinira na kasi ito ng bukbo. Ngayon, para hindi ka masaktan, patutulugin natin ang iyong ngipin. Tulog na ang ngipin, hindi na magiging masakit kapag binunot natin. Paliwanag ni Dr. De Leon. Ha? Ah, sige po. Gusto ko pong patulugin muna ang ngipin ko. Sagot ni Annie.
Pero muling kinabahan si Annie nang makita niya ang heringkilya. O heto, meron tayong sleeping juice para sa ngipin mo. Pero paano ito iinumin ng ngipin ko? Ito ang straw para sa sleeping juice. Sabay turin ni Dr. De Leon sa karayo na nakakabit sa heringkilya na may lamang anesthesia. Painumin na natin ngayon ang sirang ngipin mo para makatulog ito. Baka masakit! Kakaramdam ka ng sakit mula sa injection, Ate. Pero madaling mawawala ito. Okay? So open your mouth. Ah! Umanga na mabuti si Annie habang pinapainom ni Dr. De Leon ng pampatulog ang kanyang ngiti. Maya-maya pa'y wala nang nararamdaman na kilot si Annie. Siguro nakatulog na ang ngiting kubulo. Habang nakapikit ang mga mata, naalala ni Annie ang kanyang alagang pusang si Pochi. Naalala rin niya nang maglipot sila ni tatay at nanay sa Manila Zoo at na mag-picnic sila sa park. Unang sumakay siya sa eroplanong papuntang Iloilo at nang bumili siya ng malaking cotton candy sa karnaval. Parang nakita pa nga niya ang kanyang lolo at lola sa probinsya. Maya-maya, tinapik ni Dr. De Leon si Annie. Tapos na, Annie. Mabilis lang po pala, sabi ni Annie habang pinakiramdaman ang kilagid. Ipinakita sa kanya ni Dr. De Leon ang nabunot ng ngipin. Ni, ang dami palang butas ng ngipin ko. Ganyan ang ginagawa ng bukbuk sa ngipin. At pag nasira ang mga ngipin mo, madali kang dadapuan ng kung ano-anong sakit. Kaya lagi kang magsipilyo para mapangalagaan ang iyong ngipin at kalusugan. Alam mo, Anna, ang ating ngipin tulad ng ibang bahagi ng ating katawan ay regalo sa atin ng Diyos. Kaya dapat nating alagaan mabuti. Mabawasan ko na po ba ang mga candy tulad ng sabi ni nanay? Tama. O, kailan mo ulit ako dadalawin, Annie? Nakangiting tanong ni Dr. De Leon. Nagustuhan na ni Annie ang dentista, pero nahihiya pa rin siya. Kaya sunod na tango lamang ang nagtutubot niya. Sa susunod, haalisin naman natin ang ibang partner kapag nilinis natin ang mga ngiti ko. Dagdag ni Dr. De Leon. Dok, maaari bang ischedule mo rin kami? Balak po namin magpakinin ng mag-asawa sa susunod na linggo, sabi ni nanay. Bago bumaba si Annie sa dental chair, may ipinakitang kahon si Dr. De Leon. Punong-puno ito ng kung ano-anong makukulay na bagay. O Annie, pumili ka ng isang laruan. Premyo mo yan dahil ang tapang mo kanina. Bagong toy po, para sa akin. Salamat po! Palabas na lamang sila nang bumulong pa si Annie si Dr. De Leon. Nakangiting ibinigin ang dentist at hiningin ng bata. Bakit anak, haanti mo ba yung bulok mong ngipin? Tanong ni tatay nang sinundo nito si Annie at Annie. Itatago ko po para di ko makalimutang magsipilyo sa pagkindat at ngipin natin. Paano alagaan ang ating mga ngipin? Kumain ng mga pagkaing mayayaman sa kalsyum tulad ng pechay, broccoli, talpos ng kamote, keso at tokwa. Uminom ng maraming gatas araw-araw. Mayaman din sa kalsyum ang soy milk. Magsipilyo ng ngipin pagkatapos kumain. Magpasama sa iyong nanay at tatay sa dentista para sa isang dental check-up. Titingnan at linisin ng dentista ang inyong mga ngipin. Tandaan, ang ating ngipin tulad ng ibang bahagi ng ating katawan ay regalo ng Diyos sa atin. Kaya dapat nating alagaan ang ating mga ngipin. Maraming salamat po. Paalam!